Unang araw ni Criselda ngayon sa mansyon bilang isang kasambahay. Kaya napakasipag niya lalo na sa mga gawaing bahay. Kagaya ngayon, nagwawalis siya sa likod ng bahay at marami na siyang tuyong dahon na naipon. Kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya niya. Kagagraduate niya lang sa senior high school noong isang linggo. 19 years old na siya ngayon at hindi pa nagkakanobyo. Gusto niya man mag-college pero hindi sapat ang kinikita ng tatay nito sa pag-aani sa bukid para ipangtusto sa kanya sa kolehiyo niya. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na siya ang panganay sa anim nilang magkakapatid at nag-aaral pa ang limang nakakabatang kapatid nito. Sumama siya sa tsasanya niya sa Nueva Ecija ngayon at nilisan pansamantala ang Romblon, ang lugar na kinalakihan niya. Ipapakilala kita kay Senyorita Tina, mabait yun. Nakangiting paalam sa kanya ng tiyahin niya habang papasok sila sa loob ng mansyon. Naging panatag naman ang loob ni Criselda, lalo na ang sabi ng tiya niya, mabait ang amo nito at hindi mahigpit sa mga katulong. 6 na taon nang naninilbihan ang tiya nito sa mga Herrera. Simpleng babae si Criselda. May maiksing buhok at kulot ang buhok niya na bagay sa kanyang katisayan. Manipis lang ang kilay nito at may mapupungay siyang mga mata. Kung titingnan ay matangkad siya dahil payat ito pero bagay sa kanya. Senyora, ito po pala ang pabangkin ko. Pakilala sa kanya ng tiyahin niya kay Senyora Tina ngayon na nakaupo sa pagkainan at kakainan ng almusal niya. Mestiza ang amo na may dugong banyaga. Kahit senior citizens na ito, mukha pa rin 40 ang edad niya, lalo na baby face ito. May mamumulang-mulang pisngi pa rin ito at kutis mayaman. Ito na ba ang pamangkin mo na gusto mag-aral ng nurse? Malambing na tanong ng amo habang tinitingnan si Criselda at ngumiting tumango ang tiyahin nito. Hindi alam ni Criselda na naikwento na siya ng tiyahin niya kay Senyora Tina. Nang kinausap ng tiya nito ang amo para bigyan siya ng trabaho, nabanggit ng tiyahin na may balak itong mag-aral ng nurse, pero hindi itinuloy dahil salat sa buhay. Ang isang araw ni Criselda ay naging 4 na araw na sa mansyon. Namimiss man ito ang pamilya pero tinitiis niya lalo na para naman ito sa pamilya niya, ang ginagawa niya ngayon. Sel, linisan mo nga ang kwarto ni Ashton. Uuwi siya ngayon. Biglang utos ng tiya niya. Nagtaka naman si Criselda kung sino si Ashton. Nag-iisang anak siya ni Senyora na lalaki. Hindi yun palaging nandito lalo na sa Maynila na nakatira. Kaya wala si Senyora ngayon dahil sinundo siya. Napatango naman si Criselda at saka na sinunod ang utos ng tiyahin nito. Mabilis siyang natapos sa paglilinis dahil hindi naman masyadong makalat ang kwarto ng anak ng amo. Wala siyang masyadong gamit na tanging kulay puti na dingding lang ang nakita niya na halatang kwarto talaga ng lalaki. Dumating si Senyora kasama ang anak nito na si Ashton Herrera na nakasakay na sa wheelchair ngayon. Naaksidente ang sinasakyang car nito dahil sa labis na kalasingan. Ang kanang braso niya ay may semento kaya pinapasan niya ang isang braso niya ngayon. Mom! No! Huwag matigas ang ulo! Dito ka hanggang sa gumaling ka! Sermon ng mommy nito sa kanya na ikinairap niya. Gusto nito sa Maynila na lang magpapagaling. Ayaw pumayag ng mommy niya. Naging rebelde siya roon habang malayo sa mommy niya. Senyora, ako na po bahala dyan. Tsaka hinila isa-isa ni Sanya ang mga maletang dala nila. Maligayang pagbabalik sa mansyon, senyorito. Nakayukong bati ni Sanya sa bad mood na binatang amo ngayon na nasa malayo nakatingin. Nasaan si? Ah, si Criselda po ba? Inutosan ko po muna pumunta sa palengke para bumili ng gulay na lulutuin po mamaya. Kumunot ang noo ni Ashton na napatingin na ito sa pangalang Criselda na narinig niya na pinag-uusapan ng dalawa sa harap niya ngayon. Mapait itong si Ashton dati. Pero nang piniling pumunta sa Maynila at namuhay roon bilang independent child, biglang nagbago. Ang hindi lang nagbago ay ang pagmamahal na mayroon ito sa mommy niya. Lalo na sila na lang dalawa ng mommy niya ang magkasama ngayon. Kabibihis lang ni Criselda at sa kusina ito agad dumiretso. Pinalitan niya ang damit niya lalo na pinagpapawisan siya kanina
at basa ng pawis ang damit nito. Senyora? Nanlaki ang mga mata nito. Nang pagliko niya, ang amo niya agad ang bumulaga sa kanya na nakatayo ngayon sa gilid ng lababo at seryoso ang mukha. Criselda? Po? Umiwas ng tingin si Senyora Tina na nag-iisip pa kung itutuloy niya ang sasabihin kay Criselda. Gusto mo mag-aral ng nurse, di ba? Nagtataka man, tumango pa rin si Criselda lalo na iyon ang pangarap niya ang maging nurse balang araw. Bakit po, Senyora? Magalang na tanong nito sa amo. Lumapad ang ngiti ng amo na nananabik ito sa ibabalita niya sa dalaga. Tutulungan kita. Naikinatulala ni Criselda. May mga foundation ako at scholar na rin na tinutulungan kong makapasok sa college. Iha, alam kong gusto mong mag-aral. Tutulungan kita. Napalunok si Criselda. Sincere ang pagkasabi ng amo nito na seryoso ngayon. Pero parang nananaginip pa rin si Criselda ngayon na ayaw niyang maniwala rito sa amo niya. At bihira ang katulad ni Senyora Tina na willing paaralin ang katulong nito, kagaya ni Criselda. Senyora, nakatulalang tanong nito at saka lumapit ang senyora sa kanya na hinawakan ang magkabilang kamay nito. Tutulungan kita. Basta, tulungan mo rin ako. Nagtama ang mga mata nila na pati ang mga mata ng amo nito ay nangungusap na rin na sana pumayag si Criselda. Maging nurse ka ng anak ko. Po? Hindi sure si Criselda kung tama ba ang narinig niya na sinabi ng amo nito sa kanya. Hindi pa po ako nurse. Bakit siya nito kukunin? Gusto niya pa lang naman mag-aral at hindi pa ganap na nurse. Bukas na bukas si Papa enroll kita sa bayan. Alagaan mo lang ang anak ko. Iyon lang ang hiling ko, Criselda. Ang alagaan mo siya muna habang nasa Texas ako. Lalabas po kayo ng bansa? Isang buwan lang. Ayoko namang iwan ang anak ko rito lalo na sa kalagayan niya at ikaw lang ang naisip kong maaaring makatulong sa kanya. Papaaralin kita. Nangakong pabuya ng amo niya. Senyora, ako nang bahala sa lahat. Magiging nurse ka. May diin ang paghawak ni Senyora sa magkabilang kamay nito. Umawang ang bibig ni Criselda kung papayag ba siya. At sayang naman kung palalampasin niya ang offer ng amo niya sa kanya. Namalaya na lang ni Criselda na nasa harapan na siya ng pinto ng kwarto ng anak ng amo. Bit-bit nito ang isang tray na may isang mangkok na lugaw, gamot at saka isang basong tubig. Huminga pa ng malalim si Criselda bago kumatok. Nang hindi sumasagot ang amo sa loob, pinihit nito ang doorknob at saka nabuksan ang pinto ng kwarto. Para sa pangarap niyang maging nurse. Nadatnan niya ang lalaki na malayo ang tingin ngayon sa labas ng bintana ng kwarto. Bumuntong hininga pa si Criselda bago niya ito binati. Ito na po ang gamot niyo. Who the hell are you? Nanigas sa kinatatayuan niya si Criselda at pansin ang panginginig ng kamay na nakahawak ngayon sa tray. Dilat na dilat ang mga mata ni Ashton na napaupo ito ng maayos sa kama habang kulot ang noo na pinagmamasdan ng babaeng pumasok sa kwarto niya ngayon. Na ngayon niya lang nakita. Si... Mom! Malakas na sigaw nito sa mommy niya at agad namang pumasok ang mommy niya sa kanyang kwarto. Son! Nagtatakang tanong ni Senyora na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Kumibit-balikat na lamang si Criselda nang nagtatanong ang mga mata ni Senyora sa kanya. Son, listen. This is Criselda. Siya ang magiging nurse mo ngayon. Mom, nurse? Kailangan ko ba yun? Pagwiwel ganito na ayaw ng nurse. Hindi nito kilala ang babae at ayaw niya na kung sino-sino na lang ang kinukuha ng mommy niya para sa kanya na magiging nurse niya. Ashton, hindi ka babalik ng Maynila hanggat hindi ka gumagaling rito. 1 month pa bago makuha iyong semento na iyan sa braso mo. Kung nag-iingat ka, hindi ka madedisgrasya at baka wala ka rito sa bahay. Parang hindi naman ito nakikinig sa nanay niya na kung saan-saan na nakatingin habang nakabusangot ang mukha ngayon. Sinenya sa ni Tina na ilapag na ni Criselda ang hawak nito kanina pa. Alam niyang nangangalay na ito sa pagbitbit ng tray. Lalabas na sanak sa Criselda nang pigilan siya. Ayaw na sana nitong magtagal lalo na nag-aaway ang mag-ina. Gaya ng inutos ko sa'yo, aalagaan mo ito. Bukas na ang flight ko. Ashton,
Huwag kang suwail na anak. Maging mabait ka rito sa magiging nurse mo. Hindi siya tiningnan ni Ashton na galit na ngayon. Alam nito na bukas ang flight ng mommy niya at bukas din sana siya aalis pabalik ng Maynila. Nang umalis ang mommy niya, sinubukan niyang lumabas ng mansyon. May mga bantay na sinadya siyang pinabantayan ng mommy niya para hindi ito tumakas ng mansyon. Parang gugunaw na ang mundo ni Ashton na ikinulong siya ng mommy nito sa mansyon nila. Sir, kanina niyo po hindi iniinom ang gamot niyo. Kahit ngayon lang po, lunukin niyo na po ito. Pinipilit na ito ni Griselda dahil sa pabaya sa pag-inom ng gamot. Nakatagilid itong nakahiga habang nakatalikod kay Griselda. Kailangan siyang pilitin ni Griselda para hindi lumala ang kalagayan nito. Iwan mo na ako. Dalhin mo pabalik yung gamot. Utos nito na ikinangisi ni Griselda. Malapit na itong sumuko sa katigasan ng ulo ng amo nito, pero kaya niya pang magtimpi. Kapag hindi niyo po ito iinumin, masisisante ako sa trabaho ko. Sir, may pinapaaral pa po ako mga kapatid ko na umaasa sa akin, kaya sana po maintindihan ninyo ako kung bakit ko to ginagawa. Parang may kung ano naman sa pakiramdam ni Ashton na natamaan ito. Narinig niya na lang ang pagsara ng pinto at pagbaling niya sa likod niya. Wala na ang nurse niya. Bigla itong nalungkot na mag-isa na lang ngayon sa kwarto niya. Ginugol ni Griselda ang atensyon nito sa pagsagot ng assignment niya. Tinutuo ng amo nito ang pangako niya na i-enroll siya sa unibersidad na nasa bayan. Ang araw na ito ang first day of class niya as a nursing student. Napangiti siya dahil nasimulan niya ng aralin ang kursong pinapangarap niya nang bata pa siya. Chang, nakita mo ba si Sir Ashton? Wala sa kwarto niya. Maaga pa, nagulantang itong si Griselda na pagpasok niya sa kwarto ng amo ay wala na ito sa higaan niya. Lahat ng mga tao sa mansyon na alarma at nagkagulo na kung nasaan na ang amo nila at baka ito ay tumakas. Ayan si Sir Ashton! Biglang salita ng driver na si Mando. Lahat sila nakatingin na sa lalaking papasok ng mansyon ngayon. Bakit? Takang tanong nito habang nasa loob ng isang bulsa ang kamay. At ang isa ay bitbit niya pa rin na may semento. Simple lang ang kasuotan nito na pambahay niya. Maong na short na kulay brown at saka itim na oversized shirt. Lahat ay humupa na ang kaba dahil hindi naman tumakas ang amo. Next time magpaalam ka kapag mamamasyal ka. Paalala sa kanya ni Griselda habang inaayos ang tela na nasa sementadong braso nito. Tinignan niya lang ang dalaga na nakasunod lang ang tingin niya rito. Hanggang sa pumunta ito sa lamesa upang kunin ang gamot niya. Inumin mo ito. Tama na ang apat na gamot na pinalampas mo. Tinignan niya lang si Griselda na bigla siyang nginitian nito. Agad napansin ni Ashton na ang cute nitong ngumiti at may naalala siya sa mukha ng dalaga na may kaitsura ito kapag ngumiti. Bakit? Takang tanong ni Griselda dahil sa klase ng titig ni Ashton sa kanya. Hanggang sa kusang kinuha ni Ashton ang tablet na hawak nito at saka ipinasok sa bibig niya at nilunok. Perfect! Pumalakpak na ani ni Griselda na masaya ito dahil ininom na ng alaga nito ang gamot nito. Bukas naman po! Matulog na po kayo! Nakangiting bili ni Griselda rito at saka niya iniwan. Pagkasara ng pinto, napailing si Ashton habang nakangiti ito dahil sa may naalala siya. Agad din nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang maalala ang isang bagay na hindi niya dapat maalala. Tuwing gabi lang inaasikaso ni Griselda ang amo dahil sa umaga may pasok ito. Sel, tinatawag ka ni Sir Ashton. Bigay alam sa kanya ng tiyahin na matutulog na ngayon. Bakit? Nakainom naman siya ng gamot ah. Tsaka matutulog na po ako. Tsaka ito humikab. Ewan, puntahan mo na lang. Napakamot na lang si Griselda sa ulo niya at saka pinuntahan ng amo. Maupo ka. Utos nito sa kanya nang tinanong niya kung ano ang kailangan nito sa kanya. Bakit? Hindi ito sumagot na tinitingnan lang siya. Sir, sorry. May pasok pa po ako bukas. Bukas na lang po tayo mag-usap. Oh, may pasok ka? Akala ko ba nurse kita? Gusto na lamang tumawa ni Griselda sa tanong nito. Estudyante po ako sa umaga at nurse niyo po ako sa gabi. Wala namang ibang sinabi si Ashton at hinayaan na lang itong umalis.
Ngayon niya lang nalaman ang trabaho ni Criselda na naging interesado siya bigla sa buhay ng dalaga. Aaminin niyang naiina siya rito ng una, pero may parte sa kanya na gusto niyang makilala ng lubusan ang nurse niya. Sir, pupunta po kayo sa rancho? Gabi na po ah. Inaantok na si Criselda na gusto na nito magpahinga. Matutulog na sana siya nang tinawag siya ni Ashton dahil pupunta raw sila sa rancho. Matutulog ka na ba? Pwede kang matulog. Humikab ito na itinago niya sa amo at saka umiling. Hindi naman po ako inaantok. Tara na po dahil gabi na. Kahit labag sa kalooban niya. Ito kasi ang bilin ni Senyora sa kanya na kung gusto nitong si Ashton na mamasyal, samahan niya para hindi mabagot dito sa probinsya. Magkasabay silang humahakbang habang parehong tahimik. Matagal ka na sa bahay? Tinignan siya ng dalaga sa itinanong nito bigla. Wala pa pong isang buwan. Bakit po? Hindi ito sumagot na lumiko at natanaw na ni Criselda ang malaking nakalagay na pangalan na Rancho. Noonang lumakad si Ashton at sinundan niya ito. Senyorito! Sigaw ng isang may edad na lalaki. Sinap nito ang ulo ng isang kabayo at saka lumapit at sumaludo ng humarap sa amo. Mang Ben! Si Angel! Si Mang Ben, ang tagapag-alaga ng mga kabayo ng Herrera. Nako, miss ka na nun! Matagal mo ba naman siyang hindi dinadalaw? Habang na kay Criselda ang mga mata ni Mang Ben na nagtatanong ito kung sino ang kasama ng amo. Nobyo niyo po, senyorito? Nagagalak na tanong ni Mang Ben. Nagkatinginan naman ang dalawa at tipid na ngumiti si Ashton kay Mang Ben. Nurse ko po. Tumangu-tangu naman ang matanda na nagagandahan nito kay Criselda na binati siya at kanyang tinanguan. Para kay Mang Ben, bagay ang dalawa. Kumusta ka na pala, senyorito? Nabalitaan ko sa mama niyo na nadiskrasya ho kayo. Salamat sa Diyos at hindi po kayo napuruhan. Pinagsiklop ni Mang Ben ang dalawang palad nito na tila nagdarasal. Tinapik ni Ashton ang likod nito at saka humakbang. Umingay ang mga kabayo na namiss ang hitsura ng gwapong amo nila. Sa lahat ng kabayo, si Angel ang itinuring na anak ni Ashton na nilapitan niya ngayon. Biglang umingay si Angel at napatayo ito na gustong magpayakap kay Ashton. Nanlaki naman ang mga mata ni Criselda sa nakita kasi alam niya na kapag ganyan ang reaksyon ng kabayo ay maaaring magwala ito o manipa. Sir! Senyorito! Naalarma si Criselda lalo na nang nagwala na ang kabayo na ang lakas na ng ingay nito. Hanggang sa bumukas ang kulungan na sisigaw pa sana si Criselda dahil baka masipa ng kabayo si Ashton. Nagulat na lang ito nang tumahan ang kabayo pagkalapit kay Ashton at nagpapalambing ito. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ni Ashton na hinahalik-halikan si Angel. Habang hinahagod ang balahibo na miss niya talagang alagaan. Angel, malamig na tawag ni Ashton rito na napaamo ang kabayo. Naaliw naman si Criselda na kanina pa nakatingin sa mga ito. Hindi niya akalain na maalaga pala sa hayop si Ashton. Hanggang sa tumama ang tingin ni Ashton sa kanya at nagkatitigan silang dalawa. Wala man lang sa kanilang dalawa ang gustong umiwas ng tingin na nae-enjoy ang titig ng bawat isa at may kislap sa mga mata nila. Inaantok ka na? Namilog ang mga mata ni Criselda na nahalata na ni Ashton na inaantok na ang itsura nito ngayon. Pabalik na silang dalawa sa mansyon. Matulog ka kagad pagdating mo sa kwarto mo. Simple lang, pero malalim ang kahulugan na nagpapakita ng pag-aalala nitong amo sa nurse niya. Salamat. Tipid na pasasalamat sa kanya ni Ashton. At saka ito umakyat sa kwarto niya. Naiwan namang nakatulala si Criselda sa sala na hindi nito akalain na pasasalamatan siya ng amo niya. Mas lalong naging malapit ang dalawa at palaging dumadalaw sa rancho kada gabi hanggang sa lumipas ang isang buwan. Dumating na si Senyora Tina at natanggal na rin ang semento sa braso ni Ashton. Laking pasasalamat ni Senyora kay Criselda dahil sa inalagaan at dinamayan ng babae ang anak nito nang wala siya. Babalik ka na sa Maynila? Biglang tanong ni Criselda sa kanya habang nilalambing nito si Angel ngayon. Sasama ka? Biro pa ng lalaki sa kanya na pinalo niya lang sa braso. Napansin niya na mapagbiro itong lalaki
at nakailang palo na rin siya rito sa balikat at braso ni Ashton. Mahal mo talaga si Angel, ano? Tumango si Ashton na may naaalala ito. Si Angel, baby pa siya nun. Alam mo ba, nung ipinanganak si Angel, yun din ang araw nang namatay ang lolo ko. Umiling si Criselda na hindi alam ang tungkol doon at hindi pa nito nakikita ang lolo ni Ashton. Then, ilang hours lang siyang yakap ng mama niya kasi ang mama ni Angel sumunod din kay lolo. Nalungkot ang itsura ni Criselda na hindi nito akalain ang kwento ni Angel. Bale, after si Angel ipinanganak, namatay agad ang nanay niya? Malungkot na tumango si Ashton habang na kay Angel ang mga mata nito. Napatulala si Criselda kay Angel. Naisip nito na kaya pala ang lapit ng loob ni Ashton kay Angel na hindi lang niya ito favorite horse dahil itinuring niya na itong parang anak. Ako na ang nag-alaga sa kanya ng baby siya. Inalagaan ko siya kagaya ng promise ko sa mama niya. Ang mama ni Angel ang favorite na kabayo namin ni Lolo. Palagi naming sinasakyan yun at never kaming nilaglag. Angela ang pangalan ng ina ni Angel dahil iyon ang gusto at napagkasunduan nila ng lolo niya. Hindi mabangis si Angela na palagi nilang sinasakyan ng lolo niya sa tuwing nililibot nila ang farm. Nang dahil kay Angela, natuto si Ashton mga bayo at tinuruan din siya ng lolo niya. Kaya pala malambing si Angel sa'yo. Dalawa ang kamay na gamit ni Ashton habang tinatap nito at pinapaamo ang kabayo. Kung pwede ko lang isama ito pag-uwi ko sa Maynila. Biglang nalungkot si Criselda kaya ito tiningnan ni Ashton na hindi na umimik. Kailan ka babalik? Tanong niya na lang rito para maiba ang usapan nilang dalawa. Sabado. Huwebes ngayon, kaya may 2 days pa. Bakit? Umiling si Criselda at tipid niyang nginitian. Hindi lang si Criselda, maging si Ashton ay nalungkot din na magkakalayo na silang dalawa ng nurse niya. Kung kailan na maganda na ang closeness nilang dalawa, tsaka naman silang dalawa maghihiwalay. Tahimik sila pareho pabalik sa mansyon. Si Ashton na may gusto itong sabihin kay Criselda na taimtim ngayong humahakbang. Full moon ngayon at maliwanag ang buwan na nagsisilbing ilaw sa dinadaanan nilang dalawa pabalik sa mansyon. Criselda. Tawag niya rito kaya napahinto sa paghakbang ang babae. Nagkatitigan pa silang dalawa nang biglang lumapit si Ashton sa kanya at mabilis hinawakan ang magkabilang pisngi nito at saka na lang dinampi ni Ashton ang labi niya kay Criselda. Naiwang nang laki ang mga mata ni Criselda. I'm sorry. Nabiglang sabi ni Ashton na nadala lang ito sa kakatitig niya sa pulang labi ni Criselda. Na-attract lang siya. Iniwan ito sa Criselda na malaki pa rin ang mga mata sa gulat ngayon. Hindi mapigilang hawakan ng dalaga ang labi nito na kinis ng amo. That was her first kiss. Son, mag-ingat ka doon. Bibisita na lang ako. Habang hawak ni Senyorita Tina ang dalawang kamay ng anak nitong aalis na ngayon pabalik sa Maynila. Kung saan-saan namang umiikot ang mga mata ni Ashton na hinahanap si Criselda na tulog pa ngayon. Dahil late na natulog kagabi ang dalaga sa kaiisip sa first kiss niya. Big deal iyon para sa kanya na kinuha ng amo niya. Hinahanap ka ni Senyorito Ashton kanina, tulog ka pa. Pagbigay alam sa kanya ng tiyang niya, nakapapasok lang ng kwarto nila ngayon. Papungas-pungas siyang bumangon at umupo sa hinihigaan niya habang humihikab. Biglang bumagsak ang magkabilang balikat ito nang mapagtanto na wala na rito ang anak ng amo na inalagaan niya. Dapat nga, hindi siya malungkot dahil umalis iyon na may kinuha mula sa kanya. Lumipas sa mga araw, tuloy pa rin si Criselda sa pag-aaral nito. Masaya si Senyora Tina sa kanya sa matataas na marka na nakukuha nito. Kaya pinayagan siyang umuwi sa pamilya niya dahil sem break niya naman. Namiss siya ng pamilya niya at alam na rin ng mga ito na itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kursong pangarap niya. Kamusta naman ang pag-uwi mo sa inyo? Napapitlag si Criselda nang may nagsalita bigla sa likod nito. Senyora, kayo po pala. Pinatay nito ang gripo na kung saan naguhugas siya ng plato bago dumating ang amo at saka niya ito hinarap nang may malapad na ngiti. Okay naman po. Masaya po sila nanay at tatay sa regalo na pinadala niyo po sa kanila. At pati po ang mga kapatid ko. Maraming salamat po, senyora. Wala iyon. Nga pala,
Uuwi si Ashton dito sa susunod na linggo. Magbabakasyon siya. Nagagalak na anunsyo ng amo na ikinatahimik ni Criselda. Malapit nang maging ganap na doktor si Ashton. Iyon ang alam ni Criselda. Ganun po ba? Maganda ho iyon, senyora. Tumango namang nakangiti si senyora sa reaksyon nito. Dumating na si Ashton na si Criselda agad ang hinanap ng mga mata nito. Naabutan niya sa likod ng bahay si Criselda na namiss niya. Hindi nito napigilang ngumiti na kulang nalang gusto niya nang yakapin ang babaeng namiss niya. Palaging si Criselda ang tumatakbo sa isip niya nang bumalik siya sa Maynila. Criselda! Hindi siya nilingon ng babae na may hawak na mahabang kawayan ngayon at may bilog na net. Gamit niya sa pagkuha ng mga tuyong dahon na lumilitaw sa swimming pool ngayon. Inabala ni Criselda ang sarili sa pagkuha ng tuyong dahon nang may lumitaw nilang bigla na isang tangkay ng white rose. Kumunot ang noon nito na napatigil siya habang tinitingnan ang white rose at napatingala na rin siya para tingnan kung sa ibabaw ba nang gagaling at posible naman kung sa ibabaw galing. Nahulog ang puso nito sa tawa na bigla niyang narinig at napahawak siya sa kanyang dibdib at luluwa na ang mga mata sa sobrang laki at pagkabigla. Senyorito naman! Saway niya rito habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Kulang na lang malapit na siyang aatakihin sa puso sa pagkagulat. Napatingin sila pareho sa white rose na lumulutang ngayon. Sa altar ng mami niyo po yan kinuha, no? Hindi ah. Doon sa lamesa ko kinuha. Itinuro nito ang lamesa na may balde na nakalapag at nasa loob ang isang bugkos ng mga puting rosas. Sa altar pa rin galing kasi ilalagay ng mami ninyo. At yung puting rosas na iyan sa altar. Napakamot na lang sa batok niya si Ashton. Si Criselda ay ngumingiti na ngayon sa trip nitong amo niya. Mang Ben! Magkasama silang dalawang pumunta sa rancho ngayong tanghali at kakatapos lang nilang dalawang mananghalian sa mansyon. Senyorito! Magandang tanghali, Mang Ben! Bati ni Criselda sa matanda nang nginitian siya nito. Ano atin, senyorito? Hihiramin namin si Angel. Mamamasyal kami ni Criselda. Napatingin ang dalawa kay Ashton at si Mang Ben na may nakakalokong ngiti na tumingin kay Ashton. Kayo talaga, senyorito! Mabuti na rin yan, makapagpasyal si Angel. Natawa silang tatlo at saka na kinuha ni Mang Ben si Angel. Niyakap muna ni Ashton si Angel at may binulong siya sa alagang kabayo bago inalalayan si Criselda na makaakyat at makaupo sa ibabaw ni Angel. Napapikit si Criselda pag upo sa takot, baka tatakbo bigla si Angel. Mabilis namang umakyat si Ashton na ngayon nakaupo na sa likod ni Criselda. Pinaalalahanan ng matanda si Ashton na huwag magpagabi at bumalik agad. Ipinangako ito ni Ashton kay Criselda noon na ipapasyal niya sa hasyenda nila ang babae habang nakasakay sila kay Angel. Ayaw sana sumama ni Criselda pero mapilit si Ashton at napag-usapan na nila ang ganitong plano noon pa. Kanina pa nilalamig si Criselda na nararamdaman niya dahil malapit ang butas ng ilong ni Ashton sa batok niya. Kaya kada hinga ni Ashton, tumatama sa batok niya at hindi niya mapigilang haplusin ang batok niya na akala ni Ashton nangangati ang batok nito. Something weird lang sa pakiramdam ni Criselda na nilalamig ang batok niya. Pumibigat din ang paghinga ni Criselda sa tuwing sumasagi ang magkabilang kamay ni Ashton sa magkabilang gilid ng bewang nito. Dahil hawak ni Ashton ang lubid para mabalanse ng maayos ang pagtakbo ni Angel. Ang takot ni Criselda kanina na baka mahulog sila ay biglang nawala dahil may tiwala ito kay Ashton na nasa likod niya. Na-enjoy nila ang paglilibot sa buong hasyenda at marami silang napag-usapang dalawa hanggang sa bumalik sila sa rancho. Napagod ang bibi ko. Tukoy ni Ashton kay Angel na kinakausap niya ngayon. Niyakap at hinalikan niya ito sa mukha bilang pasasalamat niya na ipinasyal sila ni Angel ngayon. Hindi pa alam ni Ashton kung ano ang mangyayari sa buhay niya kapag mawala si Angel sa kanya. Parang hindi niya kakayanin at ayaw niyang isipin kung paano siya kapag wala na ang anak niya. Senyorito, wala naman si Mang Ben dito. Si Criselda na hinahanap si Mang Ben. Nagkatinginan silang dalawa at walang ideya kung nasaan ang matanda. Hanggang sa ipinasok ni Ashton si Angel sa kulungan nito.
Hinintay nila si Mang Ben na hindi nila alam kung umalis ba. Hinanap nila sa loob ng bahay, ang dating bahay na tinutuluyan ng lolo ni Ashton noong nabubuhay pa ito na nasa gilid lang ng rancho. Wala siya sa kwarto niya. Hinalughog na nila ang buong bahay. Hindi pa rin nila nakikita si Mang Ben. Balik na tayo sa mansyon. Tsaka tumalikod si Criselda na agad hinawakan ni Ashton at takanyang binalingan ang lalaki. Bakit? Hindi nito natapos ang nais nitong itanong nang siniil siya ng halik ng lalaki. Hinintay ni Ashton na pumalag ito, pero nakikita ng lalaki na hinayaan lang siya ng babae hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Criselda? Walang emosyon siyang tiningnan ng dalaga habang sabay silang humahakbang ngayon pabalik sa mansyon. Wala pa rin si Mang Ben na hindi nila nakita nang umalis sila sa bahay, na kung saan unang beses na nag-isa ang kanilang katawan at may nangyari sa kanilang dalawa. Nag-aalala siya rito, lalo na hindi umiimik, at pansin niya rin na umiika ito sa paghakbang. Ano yun, sir? Kung gusto mo, pumasan ka sa akin hanggang sa... Nako, okay na po ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Iniingatan ni Criselda ang tiwala ng senyora sa kanya at baka kapag malaman ng amo, maaaring mawalan siya ng scholarship. Hindi pa sa ngayon masasabi ng babae na nagsisisi ito sa nangyari sa kanilang dalawa. Criselda, tawag niya sa babae na hindi siya kinikibo hanggang ngayon. Wala sa sarili ito ngayon na maraming gumugulo sa isipan niya. Namamaga pa rin ang pribadong parte ng katawan ng babae. Dalawang beses siyang pinutukan ng baril ni Ashton kagabi. Kung sasabihin niyang itigil na nila, tama na, titigil talaga ang lalaki. Hindi uso ang first round kay Ashton. Sa lalaki naman, nakikita niyang hindi nagre-react si Criselda. Kaya mas lalo itong naganahan kagabi na umulit-ulit hanggang dalawang beses lang. May awa pa si Ashton noon, lalo na alam niya na malulumpo niya si Criselda. Papunta sila ulit sa rancho ngayon. Bakit? Tanong ni Criselda nang hawakan siya sa braso ni Ashton at puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Iniisip ng lalaki kung nakatulog ba ito ng maayos kagabi. Dahil siya, hindi makatulog, lalo na iniisip niya kung baka galit si Criselda sa kanya. Lalo na unang experience iyon ni Criselda. Baka masama ang loob ng babae sa kanya. Dumito muna tayo. Napahinto sila ngayon sa ilalim ng malaking puno ng mangga na wala pang bunga ngayon dahil hindi pa season ngayon. Hawak pa rin ni Ashton ang braso nito. Hindi tayo pupunta sa rancho. Alam ko ang iisipin ng mommy kapag ayain kita pupunta sa rancho. Gusto lang kita makausap. Lumuwag ang paghahawak ni Ashton sa braso ni Criselda na binitawan niya na. Sabay silang huminga ng malalim na ilabas nila ang kanina pa na mabigat na nasa loob nila. Cress, about yesterday, ang nangyari sa atin... Makakaasa po kayo, sir, na hindi makakarating sa mommy ninyo. Inunahan na siya ng babae dahil iyon naman ang gustong sabihin ng lalaki sa kanya. Napapikit si Ashton. No. Sabi lang nito at napailing. Bakit ka pumayag? Umiwas ng tingin si Criselda na hindi niya kayang tingnan ang kaharap niya ngayon. Pwedeng pigilan ni Criselda si Ashton kagabi na hinihintay ng lalaki na tumutol ito. Pero huli na, nabingwit na ang isda. May mga gusto silang sabihin sa bawat isa na hindi nila kaya kahit magkaharap na silang dalawa ngayon. Ang alam ni Criselda, nagmamahalan silang dalawa. Nagmamahal na siya. May pagmamahal na siya para sa amo niya, kaya niya hinayaan ang sarili niya na magpaangkin dito. Iyon din ang rason kung bakit siya tumugon kagabi na hindi niya pinagsisisihan. Cress, I'm sorry. Sir, naiintindihan ko po. No, I'm sorry kasi nadala lang ako. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Criselda sa kung ano ang ibig sabihin ng seryoso niyang boss niya. I had an ex-girlfriend. Nang nadisgrasya ako, sinundan ko siya sa airport noon. Dahil ayaw kong iwan niya ako rito sa Pilipinas. Kami pa, pero mas pinili niyang iwan ako para tuparin ang pangarap niyang tumira kasama ang mommy niya sa Texas. Nasiraan ako ng ulo. Siya ang mundo ko. Tama na, sir. Gusto mo sabihin sa akin na hindi mo ako magugustuhan dahil may pagmamahal ka pa sa dati mong kasintahan? At ang nangyari sa atin kahapon? Alam ko naman na
Hanggang doon na lang. May diin ang huling sinambit ni Criselda na natiling kalmado ito kahit nagpupuyos na ang puso at nasasaktan na ngayon. No, hindi. Tama na, sir. Matamis ang ngiti na ibinigay ni Criselda sa kanya kahit sa kaloob-looban ng babae na dudurog ang puso niya. Naiintindihan ko. Pagklaro ni Criselda sa kanya, naisip ni Criselda na mahirap lang siya at sinong mayamang lalaki ang magseseryoso sa kanya. Ganun naman talaga. Ibinigay mo na ang lahat at hindi ibig sabihin nun may kapalit na mamahalin ka rin pabalik. Hindi hahayaan ni Criselda na malaman ng amo nito na mahal niya ito. Itatago niya na lang ang feelings niya katulad ng pagtago niya sa sama ng loob na nararamdaman niya ngayon. Naunang bumalik sa mansyon si Criselda. Hindi ito lumabas ng kwarto na idinahilan niya sa tiyang niya na masama ang pakiramdam niya. Naunawaan naman siya ng tiyahin niya na hindi alam na nalulunod na pala siya sa luha kakaiyak. Masakit para sa kanya. Alam niya rin na bobo siya na ipinagkatiwala niya ang lahat sa amo niya. Kung nadala lang ang boss niya, nadala rin siya sa pagbugso-bugsong damdamin na nararamdaman niya. Mahal niya iyon. Lumipas ang isang taon na hindi umuwi sa Nueva Ecija si Ashton. Hindi rin sila okay dalawa nang magkalayo sa isa't isa. Ilan sa mga tauhan nila sa mansyon ay binati si Ashton na ngayon ay ganap ng doktor. Nakayakap sa braso niya ang ina mula sa pagkababa nila sa kotse na sinakyan nila. Proud ang mommy niya sa kanya dahil may doktor na itong anak. Present din sa party ang ilang kamag-anak ng mga Herrera sa selebrasyon na doktor na si Ashton. Hinanap ni Ashton ang presensya ni Criselda. Alam niyang nasa mansyon pa rin ang babae. Wala si Criselda dahil may test ngayon na hindi dapat siya umabsent. Alam din ni Criselda na ngayon ang uwi ni Ashton sa mansyon. Pasado alas 11 na ng gabi, nakarating sa bahay ang babae. Tahimik ang buong mansyon at nagsiuwian na kanina pa ang mga bisita. Ginabi ka? Parehong tumaas ang magkabilang balikat ni Criselda sa baritonong boses na sumalubong sa kanya pagpasok niya sa mansyon ngayon. Kayo ho pala, Sir Ashton. Dahil sa uniform ni Criselda na all white, alam ni Ashton na mula ito sa school at alam din ng lalaki na may exam ito na tinapos. Sinabi ng tiya ni Criselda sa kanya kanina nang hinanap niya ito. Sana nagpasabi ka kay Mang Mando na gagabihin ka. Pwede ka niya masundo. May authority ang boses nito na nag-aalala sa dalaga. Napatikim naman si Criselda dahil sa nanunuyo niyang lalamunan at tsaka siya lumunok. Ayaw niyang ginagambala ang mga tauhan sa mansyon. Tsaka ngayon lang naman siya ginabi at itong lalaki kung umasta parang asawa niya. Kumurap-kurap ang mga mata ni Criselda sa kaisipang magiging asawa niya itong si Ashton na malabong mangyari. Okay ka lang? Nahalata ni Ashton ang ekspresyon nito. Tumango siya at saka nagpaalam na papasok na sa kwarto. Criselda, galit ka ba? Nasa likod sila ng bahay ngayon, magkatabing nakaupo sa sementadong upuan habang nasa harapan nila ang swimming pool. Criselda? Po? Nang hindi siya narinig ni Criselda. Galit ka? Mabilis umiling ang babae na kung ano-ano ang iniisip ngayon at malayo ang lipad ng utak. Alam ni Ashton na galit ito kahit hindi niya sinasabi. Sa isang taon, tiniis ni Ashton na hindi muna ito makita at hindi bumalik sa Nueva Ecija. Kahit gusto niya na makita ang malanghel na mukha ni Criselda. Naging busy siya sa preparation niya para sa licensure exam niya. At eto, bumalik si Ashton at binalikan niya si Criselda na isa na siyang doktor. Kaproud isipin! Mahigpit niyang ibinilin sa mommy niya na hindi hahayaang umalis sa mansyon si Criselda dahil gusto niya pa itong makita kapag bumalik siya. Kahit wala namang balak ang babaeng umalis at iwan ang trabaho. Congrats nga po pala. Doktor na po kayo. Masaya po si Senyora para sa inyo. Salamat. Ikaw na rin susunod. Thankful din si Criselda sa amo niya na ito dahil tinuturuan siya sa mga lesson niya na may kinalaman sa medical field ni Ashton. Hindi madamot kung mag-share ng idea ang lalaki na maraming natututuhan mula sa kanya si Criselda. Med school next. Naku sir, wala pa akong balak mag-doktor. Pero kung makapag-asawa ng doktor, may balak po ako. What?
Parang binuhusan ng isang balda ng ice na tubig si Criselda sa sinabi nito na hindi na pwedeng bawiin. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Ashton na kinakantsawan na rin siya. Sinong doktor yung gusto mong asawahin, ha? Ikaw, ah. Mali kayo nang narinig, sir. Basta, magiging nurse lang ako. Malaking bagay na para sa akin kapag matupad ko na. Matutulungan ko ang mga pasyente. Bata pa lang ako. Iyon ang pangarap ko. Wala namang masama kapag papangarapin mong maging doktor. Loh, sir, pinipilit niyo pa ba akong maging doktor? Hindi po talaga carry ng utak ko kapag papasukin ko yan. Huwag mong hayaang tumagal ka sa ganyang mindset. Kung ano lang ang kaya mong tuparin, alam mong kaya mo. Iyon na yun. Sa nakikita ko sa'yo, hindi mo hinahayaan ang sarili mong mangarap ng masigit pa sa pangarap mo. Don't settle for less. You deserve the best more. Palagi mong tatandaan yan. Sabi nga nila, libre lang ang mangarap. Malay mo, magulat ka na lang, natupad mo na. Hindi akalain ni Criselda na binibigyan siya ngayon ng payo ngayon ng senyorito niya. Nakikinig lang siya na alam niyang makakatulong ang payo na ito sa kanya balang araw. Nang inalagaan mo ako, doon ko napagtanto na marunong ka palang mag-alaga at pwede kang maging doktor kung gugustuhin mo. Hindi asawa? Ang gustong itanong ni Criselda na pinigilan niya lang baka kung saan pa aabot ang usapan nilang dalawa. Salamat po, sir. Pero kung hanapan mo ho ako ng doktor na aasawahin ko, magiging happy po ako. Nagbago ang timpla ng mukha ni Ashton na hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Criselda na natahimik dahil sa talim ng pagkatitig sa kanya ng amo. Nagbibiro lang naman si Criselda pero para kay Ashton, totoo ang sinasabi nito. Magiging masaya ka talaga? Walang tono na tanong ni Ashton. Nanlaki ang mga mata ng babae na nagbibiro lang naman siya at ang hirap para sa kanya mag-explain dito sa amo niya. Joke lang, senyorito. Ito naman hindi mabiro. Umalon ang lalamunan ng senyorito at umiwas ito ng tingin habang umiigting ang panga niya. Si Criselda naman ang hindi mapakali dahil galit si Ashton sa simpleng joke niya na iyon. Naging okay na rin silang dalawa nang inilibot nila ang buong hasyenda. Sa katunayan, marunong ng mga bayo si Criselda dahil tinuruan siya ni Ashton. Kapag wala na ako rito, pwede na kayong mamasyal ni Angel. Habang tinatap ni Ashton ang ulo ng kabayo at hawak ang lubid. Tinitignan na nila sa Angel ngayon nang umunguya. Baka bigla na lang tumakbo kapag kami na lang dalawa. Ayaw yata ako pumatong sa ibabaw niya. Muntik nang mahulog si Criselda kanina, mabuti na lang naagapan siya ni Ashton. Nagtatampo rin si Angel lalo na feeling nitong kabayo may bago ng mahal ang amo niya. Kakausapin ko siya. Pangako ni Ashton na alam nitong makikinig sa kanya ang alagang kabayo. May ibinulong si Ashton sa tenga ni Angel at saka nito kinis ito. Inilapag ni Criselda ang umaasong tasa ng luya na sinadya niyang pakuluan para sa amo. Gusto kasi ni Senyora organic at hindi ito mahilig sa mga may kemikal. Criselda. Po? Maibibigay ako sa'yo. Nakangiting anunsyo ng amo at saka ito may inilapag sa ibabaw ng mesa na isang box na kulay abo. Nagtataka man, lumapit pa rin si Criselda sa amo habang tutok ang mga mata nito sa box na binuksan na ni Senyorita Tina. Umawang ang bibig ni Criselda na namamangha ito habang pinapakita sa kanya ang kabuuan ng necklace na isang tulip flower. Ang dulo ng naka-curve na stem at ang flower ang may tali. Sinenyasan siya na lumapit kaya lumapit din siya na ang bigat ng bawat hakbang niya. Nang makaupo siya sa isang silya na katabi ni Senyora, pinatalikod siya. Napapikit na lang siya nang maramdaman niyang may malamig na bagay na tumama sa batok niya, habang nakahawi ang kanyang buhok. Salamat, Senyora! Naluluhang sambit nito na namamangha pa rin. Hindi lang isa, dalawa ang kwintas na ibinigay sa kanya. Ang isa, pure gold na may mini cross pendant. Ipinangako ni Criselda sa senyora na hindi lang sa okasyon palagi niya iyong susuotin ang kwintas, lalo na ang kwintas na may cross pendant araw-araw. Chang, aalis kayo ni senyora ngayon? Tanong niya sa tiyahin niya na nagbibihis ngayon. Oo, huwag kang sumama ha, lalo na graduating ka pa naman. Pag-iingat ng tiyahin niya sa kanya na naniniwala ito sa mga sabi-sabi. Kapag daw malapit na ang graduation, hindi pwedeng gumala,
lalo na lapitin ng disgrasya at ng aksidente. Ilang linggo na lang graduation na ni Criselda, parang kailan lang nangangarap pa siya. Konting kembot na lang, nasa exciting part na siya. Chang, pabili nga po ako ng mangga. Iyong hilaw po ha. Binalingan ito ng tiyahe na nakakunot ang noo. Si Criselda na hindi alam kung ngingitian ba niya ang tiyahin o iiyak na lang dahil gusto niyang kumain ng mangga. Nung isang araw niya pa gustong kumain. Muntis ka ba? Pigil itong tumawa sa tanong ng tiyahin. Gusto ko lang kumain ng mangga, Chang. Kapag hihiling ng hilaw ng mangga, buntis agad. Gusto ko lang po talaga kumain ng maasim. Tulala siyang tiningnan ng tiyahin niya na tinanong din siya kaagad kung ilang kilo ng mangga ang ipapabilin niya. Ilang ulit niyang ipinaalala sa tiyahin na hilaw. Kulay berde na mangga ang bibilhin para sa kanya. Bigla nitong na-miss si Ashton. Nasa Texas na ang lalaki at 2 buwan nang nandoon. Ni text or any communication, wala silang dalawa. Nakikibalita lang ito sa mommy ng nobyo niya. Naging sila. Sa 3 taon na magkakakilala sila, 1 taon na ang kanilang relasyong dalawa. Silang dalawa lang ang nakakaalam, kahit nahahalata na sila ni Senyora. Malalim ang kanilang pagkakakilalang dalawa, kaya nahulog sila sa isa't isa. Sa katunayan, may plano si Ashton na magpatayo siya sa susunod ng clinic sa Nueva Ecija at si Criselda ang kukunin niyang nurse. Hindi lang iyon, marami na rin silang plano para sa paparating na kinabukasan nila. Ang kasal, hindi pa nila napag-usapan. Hindi pa sila pareho handa para doon. 5 hilaw na manggang naubos mo? Tumango si Criselda sabay kagat sa isang hiwa na natira. Hindi makapaniwala ang tiyahe nito sa pagiging matakaw niya ngayon. Naglalaway na nga ang tiya niya na gusto na rin kumain kaso inubos na lahat ni Criselda. Manggang hilaw sinawsaw mo sa mayonnaise? Bakit siyang? Masarap naman eh. Umiling ang tiyahe na hindi ito pumapabor sa kanya. Magpatingin ka na bukas, baka buntis ka na. Natigalgal ito nang maalala na 1 buwan na siyang hindi dinadatnan. Ayaw niyang isipin na totoo ang sinasabi ng tiyahe niya pero malaki ang posibilidad na maaaring totoo nga. Bago umalis si Ashton, may nangyari sa kanilang dalawa. Tapos, wala pa silang proteksyon. Sel, huwag kang galaw ng galaw! Inaantok na paalala ng tiyahe nito sa kanya na kanina pa hindi mapakali. Ilang posisyon na ang ginawa niya para makatulog pero ang hirap pa rin sa kanyang dalawin ng antok. Maraming gumugulo sa isipan nito. Isa na iyong kung ano ang magiging reaksyon ni Ashton kapag nalaman nito na totoong buntis siya. Hindi niya pa nasubukang kumpirmahin dahil ayaw niya munang magulat. Hindi pa uso ang PT sa'yo? Naku naman nurse, ayaw ko muna. Nababadrip na sabi nito na nape-pressure na. Surprise ganon? Hinihintay mo na lolobo yan? Susubukan mo lang naman para malaman mo. Ito naman parang illiterate. Lay! Saway nito sa kaibigan na hindi na nakatutulong pa sa kanya. Dinagdagan lang ang gumugulo sa isip niya. Kaibigan niya itong Silay mula first year college sila. Kaya ito nag-o-open up dito dahil mapagkakatiwalaan niya ito. Kung ako, bibili talaga ako ng PT. Ganun ako ka-excited para malaman. Hindi mo kasi ako naiintindihan. E di paintindi mo sa akin. Napakamot na lang si Criselda sa ulo niya at saka umiwas ng tingin. Lay, alam mong mommy niya ang nagpapaaral sa akin. Hindi ako handa kasi paano ko haharapin si Senyora Tina? Pagkatapos ng lahat ng itinulong niya sa akin, ang igaganti ko lang sa kanya, magpapabuntis ako sa anak niya? Napabuga ng hangin ang kaibigan na hindi makahanap ng tamang salita para isabi sa kanya. Pag-usapan ninyo ng lalaki, matatanggap niya naman siguro yan. Huwag mong itago, karapatan niya ring malaman. Wala na ring nagawa si Criselda nang Silay na mismo ang bumili ng pregnancy test kit sa pharmacy. Kung hindi siya kinaladkad, hindi rin ito sasama papasok sa CR. Ano? Dilat na dilat ang mga mata ng kaibigan na inaabangan ang paglabas nito. Tila walang buhay si Criselda na nakatulala lang ito sa kawalan. Silay na ang kumuha ng hawak nito at napahawak na lang Silay sa bunganga niya sa resulta na nakita nito. Congrats! Gagi, magiging mommy ka na! Wala pa rin emosyon ang mukha ni Criselda na hindi alam ni Lai kung masaya ba ito o malungkot. May mga taong hindi kumikibo dahil malungkot,
May mga tao namang sobrang saya at pipiliing hindi kumibo. Sel, ano bang nakain mong bata ka? Habang hinahagod ng tsahe nito ang likod niya, nasuka siya ng suka sa lababo ng CR ng kwarto nila ng tsahe niya. Nag-aalala na ang tsahe niya. Nang isang araw pa ito pabalik-balik sa banyo para sumuka. Maging si Senyora ay nag-aalala na rin sa kanya dahil palagi itong nakakulong sa kwarto niya after niya nalaman na nagdadalang tao siya. Sigurado ka na bang dadalo ka sa graduation ninyo ngayon? Hindi pa maganda ang pakiramdam mo. Nakaupo na ito sa kama at saka siya inabutan ni Sanya ng isang tasa ng maligamgam na tubig na kanyang tinanggap at ininom. Oo, Chang. Nandun na sila nanay at tatay naghihintay. Hindi pwedeng mawala ang parents nito sa araw ng graduation niya ngayon. Matulog ka muna. Gigisingin na lang kita mamaya. Mas mabuti na makapagpahinga ka muna kahit ilang minuto lang. Tumango ito at saka iniwan ang tsahin. Nang alam niyang wala na ang tsahin niya, hinaplos nito ang maliit na umbok ng tiyan niya at bigla na lang may isang butil ng luha na tumulo mula sa kanan niyang mata. Sila'y pa lang ang nakakaalam at nangangamba pa rin siya sa maaaring mangyari kapag malaman ng buong mansyon na may dinadala na itong supling sa loob ng tiyan niya. Masaya ang nanay at tatay nito sa kanya dahil siya ang panganay at unang graduate sa college. Magiging mabuting example ito sa mga nakababata niya pang mga kapatid na tumuloy at tapusin din ang mga ito, ang kolehiyo. Hindi nagtagal ang mga magulang niya ay kailangan na ring umuwi kaagad. Kahit welcome sila sa mansyon at okay kay senyora na tumuloy sila roon, bukas kasi ang graduation day ng ikatlo nilang anak sa senior high na need nilang daluhan. Pagkalipas ng 2 araw, buo na ang desisyon ni Criselda para kausapin si senyora. Nagpaalam ito na titigil na sa pagtatrabaho. Naiintindihan naman siya ni senyora at tanggap ang desisyon nito. Alam ng senyora na darating ang araw, aalis din si Criselda mula sa poder niya. Ang pagtulong niya kay Criselda bukal sa loob niya na walang hinihintay na kapalit mula sa babae. Ilang ulit nagpasalamat si Criselda sa amo sa pagkupkup nito sa kanya at sumagot sa pag-aaral nito hanggang sa makatapos siya. Chang? Tawag nito sa tsahin na hinatid siya ngayon sa sakayan ng bus, pauwi sa Romblon. Kakausapin lang kita kapag sasagutin mo ang tanong ko kagabi. Madilim ang aura ng tsahin na may tampo ito sa kanya dahil sa nakitang piti sa kanyang bag. Tinulungan kasi siya nito kagabi mag-impake. Nang makita, tinanong siya. Hindi niya inamin ang gustong malaman ng tsahin niya na kung talagang buntis siya. Huwag mong sabihin. May ideya na ang tiya nito. Bumaba ang tingin ni Criselda na nahihiya nang ipakita ang mukha nito sa tsahin at saka ito mahinang tumango. Umawang ang bibig ni Sanya na hindi ito makapaniwala na totoo ang hinala niya. Alam niya na? Chang, wala kaming contact sa isa't isa. Ang naghihimagsik na mukha ng tsahin ay napalitan ng naaawang hitsura. Kailangang malaman ni Senyora ito. Chang? Nabigla ito at maging si Sanya ay nabigla rin sa pagsigaw nito. Kaya mo ba gusto umuwi dahil nahihiya ka na kay Senyora? Sel, maiintindihan ka ni Senyora. At iyang dinadala mo? Tatanggapin niya iyan dahil apo niya iyan. Nasisiguradong pagpapaintindi ng tsahin niya sa kanya. Buo na ang desisyon ni Criselda na walang sino man ang makakapagpabago. Chang, kung maaari, huwag mo munang iparating kay Senyorita Tina. Chang? Pagmamakaawa nito na maiiyak na ang itsura habang mahigpit na ang pagkakahawak sa isang kamay ng tsahin na sana pakinggan siya. Sel, mali iyang gagawin mo. Maniwala ka sa akin. Naranasan ko na iyan. Anong nangyari kay Anya? Kinuha at nilayo siya ng tatay niya sa akin. Si Anya ang pinsan ni Criselda. 15 taon na nawalay kay Sanya at nasa Arabong tatay na nito na dating amo ni Sanya sa Saudi Arabia. Nang nabuntis umuwi sa Pilipinas si Sanya upang tumakas, hanggang sa natunto ng Arabong amo at nalaman na may anak sila. Wala ring nagawa si Sanya dahil maraming kasama na tauhan ng Arabo na sapilitang kinuha mula sa kanya ang anak niya. Hindi niya makalimutan na umiiyak ang anak na huwag niyang iwan. Hindi naman niya iiwan ang anak kung wala lang 3 barel na nakatutok sa kanya at 4 na lalaki na mahigpit siyang hinahawakan na ayaw palapitin sa anak.
7 taon noon si Anya na bata pa. Walang ibang naiisip si Sanya kung naaalala pa ba siya ng anak niya at darating pa ba ang araw na magkikita silang dalawa. 22 years old na si Anya ngayon. Iniisip ni Sanya kung may asawa na ba ito o may sariling pamilya na. Walang araw na hindi niya namimiss ang unikaihan niya. Ayaw kong maulit sa iyo ang nangyari sa akin noon. Mabait si Senyorito Ashton. Walang napapabalitang may nobya na iyon. Kaya ipapaalam mo na sa kanya bago niya kunin at hindi mo na makikita ang anak mo balang araw. Bumibigat na ang paghinga nito na napipressure na. Gusto niya na ring umiyak kung bakit kay bigat naman ang desisyon niya sa buhay. Pumayag din ang tiyahe nito na hindi muna ipagsabi ang tungkol sa kanya sa mag-ina. Maipinangako si Criselda sa tiyahe na labis namang nagtiwala sa kanya. Iyon ay 2 buwan lang siya muna sa mga magulang niya at pagkatapos ng 2 buwan, babalik siya sa mansyon para ipaalam na kay Senyora Tina ang tungkol sa dinadala nito. Diyos ko! Bakit ngayon mo lang sinabi sa Anya? Aatakihin na sa puso ang senyora sa ipinagtapat sa kanya ni Sanya na sinadya siyang puntahan sa kwarto niya ngayong umaga. 3 buwan na ang lumipas. Hindi tinutuo ni Criselda ang ipinangako nito sa tiyahin niya. Kaya si Sanya na mismo ang kumausap sa amo nito sa nanay ng lalaking nakabuntis sa pamangkin niya. Nasaan siya? Si Criselda! Hinihingal na tanong ng senyora na malapit nang himatayin sa balitang natanggap. Nasa kanila, senyora. Kailangang malaman ito ni Ashton! Pumikit si senyora habang sapon ito ang dibdib niya. Mabilis namang pumunta sa kusina si Sanya para ipagkuha ito ng tubig na maiinom. Pansin na ni senyorita na may kakaiba kay Criselda nang nagpaalam ito sa kanya. Iyon ang hindi niya alam na ngayon niya lang nalaman na si Criselda umalis dala ang magiging apo nito. Walang problema si senyora kay Criselda, lalo na alam niyang mabait na bata ang babae at hindi naman matapobre ang senyora sa mga karelasyon ng anak nito. Kung saan masaya ang anak niya, susuportahan niya ito. Napauwi agad si Ashton nang malaman. Sa rumblon siya agad dumiretso na sinamahan ni Sanya. Pero wala roon si Criselda na nasa Maynila raw, nagre-review para sa board exam nito. Halos mabaliw na si Ashton kakahanap sa mag-ina niya at hindi niya pa alam kung ano ang mararamdaman niya kung bakit lumalayo sa kanya si Criselda. Pumunta ito sa Texas dahil may medical mission sila doon at siya ang isa sa mga doktor na nakasama. Hindi niya hahayaang lalayo pa ang landas nila ni Criselda. Dahil saan pa ito pupunta, hahanapin niya ito para magsama sila ulit. Hindi niya binigyan ng assurance ang babae at para sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit lumalayo ito sa kanya. Nandito na siya para itama ang baluktot na nadaanan niya upang maging tuwid na daan. Papunta sa magandang kinabukasan nilang magkasama ni Criselda, ng anak nila at mga magiging anak pa nila. Si Angel ang takbuhan ni Ashton sa mga gabing malungkot ito. Hindi alam ng ilan, mababaw lang ang luha nito. Kahit hindi nagsasalita si Angel kagaya ng tao, alam niyang nakikinig lang sa kanya ang alaga sa bawat hinaing na binibigkas nito. Umiingay lang ang kabayo na tila may nais sabihin sa kanya. Ilang litro na ang nailuha nito kasama si Angel. Isang beses gumala sila na itinigil niya dahil naaalala niya lang si Criselda. Ang mga moment nilang magkasama na naririnig niya nang nilibot niya ang hasyenda para mag-aliw sana. Nalungkot lang siya sa presensya ng babaeng gusto na niyang makita at hagkan. Cress, pagkatapos mo dyan, sabay tayong kumain, ha? Paalala sa kanya ni Tony, nakasama niya sa medical mission nila sa Mindoro ngayon. Nililigpit nito ang mga ilang karayom na hindi pa nagagamit na sinisilid niya sa box na lagayan. 1 month ago, nakapasa siya sa nursing licensure exam niya at registered nurse na siya ngayon. 1 month na lang, manganganak na rin siya. Pinili nitong manirahan sa Maynila na mag-isa. Umuupa siya sa isang maliit na espasyo ng apartment na ipinagpapasalamat niya naman dahil may tahanan siyang tinutuluyan. Unang araw nila ngayon sa 2-day medical mission nila. Swerte nito na pagkakuha niya ng lisensya, kinuha siya agad na maging nurse sa ospital na kilala sa Maynila. At binigyan siya ng pagkakataon na makasama sa ganitong programa na matutulungan nila ang mga pasyente na kailangan ng medical na tulong.
Kanina pa napapansin ni Criselda na may tumitingin sa kanya at tumaas na rin ang balahibo nito hanggang sa batok niya. Pabalik na sila ngayon sa bahay ng isang gobernador na pansamantalang ipinahiram sa kanila para may matutuluyan sila habang nandito sila ngayon. Cres, may bagong doktor tayong makakasama ngayon. Bigay alam ni Tony sa kanya bago sila umupo sa mga lamesa nila. Sila ang tumitingin ng BP at kumukuha ng impormasyon ng mga pasyente nilang nakapila na. Huy, bumaling ka sa kanan. Iyong doktor, tinitingnan ka, oh. Nay, ilang taon na po kayo? Sumagot naman ang lola na nasa harapan nito na inasikaso niya. Panay pa rin ang pangungulit ng katabi niya sa kanya. Parang may mga paa ang mga mata nitong bumaling sa direksyon na tinutukoy ni Tony. Ganun na lamang ang paglalaki ng kanyang mga mata nang makilala ang bagong doktor na kanina pa siya tinututukan ng tingin. Nang wala nang nakapila, binilisan ni Criselda ang kilos nito na babalik na siya ngayon sa Maynila. Aalis ka na naman. May himig ng galit ang tono ng boses na kilala niya at matagal niya nang hindi naririnig. Nakatayo ito na mabilis ang paglilipat niya ng mga gamit niya sa kanyang bag. Ashton? Naramdaman na lang niya ang paghawak ng lalaki sa braso nito at magkaharap na silang dalawa ngayon. Matagal silang nagkatitigan bago mahinang hinila ni Ashton ang braso nito at ikinulong siya sa mga bisig nito. Tumulo na lang ang isang butil ng luha mula sa kanang mata ni Criselda. Namasaya ito at nananabik na nasa bisig na siya ng taong mahal niya. Huwag ka nang umalis, please. Pagsusumamo ni Ashton na tumutulo na rin ang luha ngayon. Si Ashton na ang nagpaalam kay Criselda sa director nila. Dahil tapos na ang medical mission, iuuwi na siya ni Ashton sa Nueva Ecija. Ashton? No, huwag ka nang magtrabaho dahil sa kalagayan mo na iyan. Ayaw kasi ni Criselda sumama sa kanya na may trabaho pa itong naiwan. Nangako naman si Ashton na siya na ang bahala para sa resignation letter nito. Iyon ang ikinalulungkot ni Criselda na si Ashton na ang magdedesisyon sa pag-resign nito. Kailan ka manganganak? Habang nasa kalsada na tinatahak niya ang mga mata ni Ashton. Simple lang. Sa simpleng tanong na alam ni Criselda na may pake ang lalaking ito sa ipinagbubuntis niya. Criselda, last na iyon. Huwag mo na akong takbuhan. Palipat-lipat ang tingin ni Ashton sa tinatahak nila at sa kanya. Hindi napigilan ni Criselda ang ngumiti at lumitaw rin ang matamis na ngiti ni Ashton. Ito na ang simula. Okay na sila. Walang sisihan na naganap. Buong puso nilang tinanggap at hinagkan ang bawat isa. Kulang lang sila sa komunikasyon at doon hindi tumibay ang kanilang pundasyon at pagsasama. Wala pang assurance na para lang sila sa isa't isa noon. Kaya nagkalabuan silang dalawa. Ah! Daing ni Criselda na namimilipit ito sa sakit. Bakit? Kinakabahang tanong ni Ashton at nag-aalala na ito sa kanya. Itanabi ng lalaki ang kotse sa gilid ng kalsada at dinaluhan ang nobya. Criselda, manganganak na! Hindi makapaniwalang bulalas ni Ashton nang makita na pumutok ang panubigan ng babaeng mahal nito. Natigalgal naman si Criselda, lalo na ang alam niya next month pa siya manganganak. Kinuha ni Ashton ang cellphone nito at kinontak ang kaibigang doktor na nasa hospital malapit dito. Pagdating nila sa hospital, may nurse at doktor nang naghihintay at saka isinugod sa loob ng delivery room si Criselda. Pinagsiklop ni Ashton ang dalawang palad nito na nagdarasal na maging maayos ang kanyang mag-ina. Kakaiba ang araw na ito. Kung kailan lang nagkita ulit, tsaka naman nanganak si Criselda. Itong araw na ito, December 7, hinding-hindi na nila makakalimutan. Hindi dahil nagkaroon sila ng second chance, birthday rin ito ng first daughter nila. Babae ang anak nilang dalawa. Ash, saan mo ba ako dadalhin? Kailangan kong pumunta sa bayan ngayon para bumili ng cake dahil first month na ngayon ni Ashley. Mahigpit ang pagkahawak ni Ashton sa isang kamay nito na hindi na siya hahayaang makalayo. Hanggang sa nadatnan nila si Angel na nasa malapad na damuhan ngayon. Nagtaka si Criselda kung bakit malaki ang tiyan ni Angel. Matagal niya nang hindi nakikita ang kabayo nang umalis ito sa mga Herrera. Buntis siya?
Hindi makapaniwalang tanong nito na natutuwa dahil magiging ina na ang kabayo na itinuring anak ng nobyo. Proud lolo here! May kislap ang mga mata ni Ashton sa pagsambit nito. Sa kakatitig ni Criselda sa tiyan ng kabayo habang nakangiti, bumaba ang tingin nito sa paanan ng kabayo na may kulay pula na box. Suminghap ito nang makitang nakaluhod na sa harapan niya si Ashton na hawak ang pulang box. Para nang tinatambol ang puso ni Criselda ngayon habang nakabuka ang bibig na parang papasukan na ng langaw. Baby, alam ko matagal bago ko ito ginawa. But you will accept this, right? Nakatulala ng matagal si Criselda bago ito nakasagot ng matauhan. Ashton! Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Ashton at saka ito dahan-dahang lumuhod na nanlambot ang mga tuhod niya. Namamasana ang dalawang mata nito ng luha sa labis na kaligayahan na nararamdaman ngayon. Yes! Ulit ni Ashton nang makita siyang nangingilid ang luhang tumango. Tumango ulit si Criselda at sinakop nito gamit ang dalawang kamay niya, ang magkabilang pisngi ni Ashton. Biglang umingay si Angel na tinataas na ang isang paa ngayon. Nakahanda ng sumipa. Kaya natatawang lumayo ang dalawa at baka masipa pa ng kabayo sa kaswitan nilang dalawa ngayon. Napuno ng halakhak ang buong paligid sa dalawang taong nagmamahalan. I love you. Wala nang iwanan na. Habang hinahawi ni Ashton ang ilang hibla ng buhok nitong humaharang sa harapan ng mukha ni Criselda. I love you too. Hindi na ako lalayas. Nagtawanan silang dalawa bago nagtama ang malalambot nilang labi. Natawanan naman sila at tumigil sa paghahalikan ng umingay si Angel. Pinili na lang nilang umalis at baka makunan pa si Angel na ayaw nilang mangyari. Sa kasalan nilang dalawa, present si Angel. Sumakay sa ibabaw nito si Criselda habang suot ang wedding gown papunta sa simbahan. Inalalayan naman siya ni Mang Ben na lumalakad lang at hawak ang tali ni Angel. Hinintay nilang manganak si Angel para makasama nila ito sa wedding day nila. Naging parte na ng buhay nila ang kabayo na natutunang mahalin ni Criselda. Sa mansyon ang reception area. Pagkatapos ng kasal, dalawa na silang nakasakay kay Angel pauwi sa mansyon. Mula simbahan, mahigpit ang pagkayapos ni Ashton sa bewang ng asawa na hindi na makahinga si Criselda sa higpit. Magiging masaya sila sa ngalan ng pag-ibig. Nasundan si Ashley hanggang sa naging lima ang anak nilang sunod-sunod. 1-year-old gap. Natupad din ni Ashton ang pangarap nitong makapagpatayo ng klinik sa bayan ng Nueva Ecija. Si Criselda na asawa niya ang naging nurse niya na tumutulong sa kanya para matulungan nila ang mga pasyente na kailangan ang tulong nila. Kung may masaya man sa pagsasama nilang dalawa, iyon ay si Senyorita Tina. Malaki ang pasasalamat ng senyora kay Criselda dahil akala niya mawawala na ng saysay ang buhay ng anak after her son's breakup. Malaki ang nagbago kay Ashton na nakita ng mommy niya at ang dahilan ay si Criselda na pinagkakatiwalaan ng mommy nito. Nag-umpisa sa inalagaan ni Criselda si Ashton. Magtatapos sa hindi lang si Criselda ang mag-aalaga, maging si Ashton ay aalagaan din siya at ang mga anak nila habang buhay. Aalagaan din nila ang pangako at pagmamahalang na buo nila hanggang sa huling hininga dito sa mundo. Wakas! Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga storya sa Indai Series. At dahil dyan, shout out to Michael Gabia from Japan, Zenny Viloria from Geneva, Switzerland, Eileen Daligdig from Oman, UAE, Melanie Frondoso from Italy, Inday Lebra from Athens, Greece, at Kabayan Vlog from Qatar. Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!